Tandaan, normal ang pagpaplano, lalo na kung para sa pamilya mo. Dahil ang pamilyang planado, protektado. Basta, sige pala yun. Naka-live. Basta, kung may tulisan ka, kita mo kailan sa pinakamalapit na sa Foundation. I am Helen Cruz Zubido, the Deputy Consulate General's Alternate GAD Focal Point Officer. And I am Mary Jane CEO, Assistant to National Officer of the Philippine Consulate General in Eastern Group. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, so to officially start our program this afternoon, may we kindly request... At tuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at hata. Ayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas at sabay-sabay nating awitin natin na nanonood sa si Miss Helen po kanina, ating GAD Focal Alternate GAD Focal Officer, that we're doing this seminar in partnership with the Commission on Population and Development, dati pong POPCOM, malamang doon po kayo mas familiar sa pangalan nila, but they're now called CPD, and also in partnership with TAPV. Hindi ko na uulitin yung sinabi ni Leo na Turkish version, but in English, it's the Turkish Family Health and Planning Foundation. So layunin po ng seminar natin ngayong hapon na magbigay ng kaalaman sa iba't ibang issue na pumapaloob sa reproductive health nating mga kababaihan. Gayun din po, talakay ang maigi sa ating mga speakers. And sa ngayon, nais ko pong anyayahan sa unahan na para magbigay ng mensahe sa atin ang ating pinakamamahal na Consul General. Consul General Curtis P. Gusto kayong lahat, how are you? I hope you're all doing well. Yes. So, unang-una, maraming salamat sa pagparito nyo dito sa consulate on the Sunday afternoon. Thank you very much for coming here. And I also want to thank our resource speakers. We have two sets of resource speakers. I want to mention them. From the Commission on Population and Development, they are joining us online. Galing sila sa Pilipinas, Ms. Mylene Mirasol Kiray, Acting Division Chief, Ms. Grace Key De La Cruz. Paaral ng mga anak ng ako lang at inasahan ko na pagdating ng araw, yung dinanas ko hindi dadanasin ng mga anak ko. And I succeeded that. Naging inspirasyon po yung lahat ng paghihirap na dinaanan ko. Kung kaya ngayon po, siguro as a leader ng community, danas ko po kasi yung hirap. Kaya bawat makita ko, I'm always here, willing to help sa lahat ng aking mga kaya. Ayan, napalaki ko siya, Nang malaki ko lang. Napalaki ko siya talaga ng malaki. Hindi nga rin ako nakapag-aral, kaya lahat ng kaya kong gawin, ibinukos ko sa kanya para mga makakulang na nag-provise sa amin. So, mahirap yung naging buhay namin, and then at the same time, yung medyo naging rebellious din ako, kakalod, naging rebellious ako.